Good day, ma'am. My name is Chantipin Maglente, and for today's video, I'll be performing a group therapy. Magandang hapon po sa ating lahat, ma'am. Bago po ang lahat, nasa po marami pakilala. Ako nga po pala si Chantipin Maglente, nursing student po ng Holy Trinity University. So, sa gagawin natin ngayong hapon po, ako po yung therapist na mag-assist po sa inyo. Pero bago po ang lahat, nasa po muna malaman ang pangalan ng bawat isa. Mag-start po tayo sa inyo, ma'am. Vivian po. Ma'am Vivian. Ang kayo po, ma'am? Harlene po. Ma'am Harlene. So, yun po, ma'am. So, yung goal po ng ating gagawin ngayong araw po, yung gagawin po pala natin ngayong araw po is yung tinatawag natin ng group therapy po. So, para yung goal po nito ay para po mabigyan po natin solusyon ang kasalukuyang problema po na ating pinakaharap po. So, dito po ay napag-isipan, napag-planohan natin natin kanina napag-usapan natin natin kayo na yung specific na topic po natin pag didiskusyonan ngayong araw po. So, bago po tayo magsimula, ma'am, tanongin ko po muna kayo kung tayo po ay naiihi para po wala pong naiihi o natatay o nagugutom po para po wala pong distraction sa ating meeting po. So, wala naman po. Okay na po. Hindi na po kayo nauha o nagugutom. Hindi na po. Sige po. So, ngayon po ay bali isa po sa inyo ay magiging leader po para po makapag-start ng ating gagawing group therapy po. So, may natin na po akong magiging leader po. So, ibigay ko na po ng floor sa kanya po, kay Ma'am Vivian po. Hello po. Ako po si Vivian. So, ako po yung na-assign bilang leader po natin ngayon sa ating meeting. So, yung agenda po natin, yun na po yung papag-usapan po natin is yung problema na meron po tayo in common na pinakaharap. So, yun nga po, bilang girls po na nakakaranas ng monthly period ay minsan po nakakaranas ng painful na menstruation, which is yung dysmenorrhea. So, ako, relate po talaga ako doon kasi kapag may monthly period po ako, sakit po talaga yung puso ko. Tapos, minsan nga po kapag sobrang sakit, parang ikimatayin po yung pakiramdam. Tapos, yun po yung experience ko sa dysmenorrhea po. Okay po, very good po. So, tayo naman po, Ma'am Harlene, na pong na-experience niyo po about sa dysmenorrhea po. Ganun din po sa akin, kada my period, buwan-buwan, masakit din. Pero yung sa akin, ano na siya, tuwing first day lang. Pero kahit tuwing first day lang, masakit talaga yung sakit niya, yung parang nawawalan ka na ng gana kumain. Kasi hindi lang yung puso niyo masakit, damay na pati yung feeling mo, pati tiyan mo masakit na kaya nawawalan ka tayo ng gana kumain. Tapos hindi ka makapigil sa sobrang sakit. Okay po. So, ngayon naman po ay usapan na po natin yung na-experience about sa dysmenorrhea. Ngayon naman po ay kung paano po natin na mas solusyon po ito. So, kayo po, Ma'am Vivian, ano po ang solusyon niyo para sa sakit na dysmenorrhea po? Kayo po, pag hindi na po talaga tolerable yung pain, yung ginagawa ko, umiinom na ako ng gamot po. Ng analgesics o gano'n. Pag hindi na po kaya, yung pag-iil niya parang mihimatay na po sa sobrang sakit. Pero kapag kaya po, tinitiis ko po na yung pain po. Kasi nawawala din naman po siya. Okay po. And kayo, ma'am? Ako naman po, hindi po talaga po umiinom ng gamot o gumagawa ng kahit ano kapag may nagkakaroon ng dysmenorrhea. Pero siguro kapag hindi na rin talaga kaya, pwede maliban sa uminom ng gamot, pwede man gumamit ng hot compress siya para maibsan naman kahit pa paano. Okay po. So, baka may dito na po kayo, Ma'am Vivian? So, bali, ayun po, ako na lang po yung mga... Ayun po, bali, ako, isasummarize ko lang po yung mga sinabi niyo po mga solutions. So, kagaya po lang sinabi niyo, Ma'am Vivian, kanina na yung paggamit, kapag hindi niya na enjoy yung pain, so, gumagamit siya ng medicine or gamot, tapos, which is analgesic, tsaka buscopan. Which is okay po siya, kasi safe po siya para sa isang taong merong dysmenorrhea o nakakaramdam ng dysmenorrhea po. Tapos, kagaya na po na sinabi ng Harlene, kapag sa kanya, sa part, sa side niya po, kapag masyadong masakit na,
ina-apply niya ito ng hot compress, yun nga po, para maiksan yung sakit. So, maganda po yung i-share yung ideas about sa na-experience yung dysmenorrhea po. Dahil dito po, may magkaroon po tayo ng knowledge or ideas kung paano natin siya mas mapaghandaan yung kapag nagkaroon tayo ng dysmenorrhea po. So, baka mahirap po kayo nais itagdag po, nais sabihin po para sa meeting po na ito. Wala na po. So, ayun po ma'am, doon na po nagtapos ng ating group meetings po, group therapy po. So, bali, next week po, meron po akong another sessions po. At saka, sana po ay dumating po kayo or dumating po kayo next week po para sa session po na yun. And then, yun po, mag-ingat po kasi sa pag-uwi at maraming salamat po sa inyong pagdali. Thank you. And that's all for today. Thank you.